Ayon sa isang pag-aaral, media shapes how we interpret and observe information around us, especially political information. As we know, we all use media to inform us, and it's crucial that in a democratic country, citizens are well informed on political issues and concerns so that we can make educated political choices. Kaya nga lang minsan, Gabby, mas marami tayong nakikitang negative news sa media and social media platforms. Kailangan paramihin naman natin ang positive news that impact our society. Abangan natin ang makabuluhang usapang ito sa What's Brewing. And speaking of political news and social media, tamang-tama naman dahil sa susunod na taon ay magsisimula na ang mga kampanya. At ang iba't ibang uri ng paggamit ng media upang mapalawig ang mga layunin at plataporma ng mga kandidatong tatakbo sa eleksyon na pag-uusapan natin. Abangan po ninyo ang part 2 ng kwentuhan natin kasama si Ruther Orquia sa Espresso Self. And of course, stay tuned for our Hebrews and Baristas sa episode na ito. So good discussions await you today at huwag niyo po ilipat ang channel na yan. Ako po si Ressa Abante Yebra. And ako naman si Gabby Yebra. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe! Ang kasaysayan ng buong Metro Manila ay nakakabit sa isang ilog na tumatagos mula Laguna de Bay hanggang Manila Bay, ang Ilog Pasig. Naging sentro ito ng kalakalan sa ating bansa at naging inspirasyon ng maraming likhang sining tulad ng maakda ni Jose Rizal. At nagsimula mag-deteriorate ang kalagayan ng Ilog Pasig noong mga 1950s dahil sa kabi-kabilang mga construction sa paligid nito. Actually, noong 1980s ay nawala na nga ng kahit na anong fishing activity ang ilog at nagsimula na rin itong bumaho. At noong taong 1990 ay dineklarang biologically dead ang Ilog Pasig. Nakakalungkot nga, Ressa, pero buti na lang sa mga nakaraang taon ay nagkaroon ng massive rehabilitation efforts ng gobyerno para muling maibalik ang sigla ng Ilog Pasig sa pangungunan ng Pasig River Rehabilitation Commission. And it paid off dahil isa ang Ilog Pasig sa mga finalists noong 2017 with the best river management programs in the world. At idagdag mo pa dyan, Gabby, na na-rehabilitate at na-develop na ang 15 out of 47 ng mga tributaries o mga estero as of 2016. So, syempre, ang dagdagan pa yan as of recently. And they are very aggressive, hindi lang sa paglilinis ng ilog, pero sa pag-develop din ng mga tao na nakatira doon and even yung alternative mode of transportation and providing livelihood sa mga communities nearby. Kaya naman, kasama natin ngayon, Ressa, ang Chief of Staff to the Executive Director ng Pasig River Rehabilitation Commission or PRRC, si Mr. Jun Lumodag. Welcome to Lighthouse Cafe. Welcome to Lighthouse Cafe. Jun? Hello. Magandang good morning po. Magandang araw po sa inyo. Bago mag-init yung usapan natin, Jun, simpleng tanong ko, no? Pero I think very important na ma-establish natin kasi baka yung iba binabaliwala, estero lang naman yan, para saan ba yan? But the question is, ano ba yung role or gaano kahalaga na ma-maintain ng maayos, malinis ang mga estero dito sa ating lugar? Okay. Estero, first and foremost, para siyang God-given roads. If the Pasig River, yung malaking river na yan, ang highway, may mga maliliit na kalsada papunta sa mga baryo-baryo, yan yung mga estero. Kalsada sa lupa, estero sa tubig. And very important din yan kasi yan ang nagko-connect sa atin lahat dito sa Metro Manila. Hindi natin, PRRC, minsan tinatanong nila ang PRRC bakit meron sa Quezon City, no? Ang layo sa Pasig River. If you look at it, maraming mga bodies of water, no? Yung estero sa gilid ng sulok-sulok ng Quezon City. So, kailangan natin pangalagaan yan, una sa lahat, dahil una, napakaganda sana niya, eh. May makikita nyo kung may mga isda, may mga estero ngayon na may mga isda. Eh. So, para kang may sariling aquarium sa likod ng bahay mo, di ba? And number two, yan din ang yan ang parang safeguard natin sa baha. Pag sobrang lumakas ang ulan, yan ang magpo-flush ng baha papunta sa river at hindi tayo maapektuhan at hindi bumaba. So if our estero is clogged, hindi maka-move yung tubig na maayos, chances are babahain kayo kasi hindi lulusot yung tubig. So totoo po ba nung kasi nakaraan nung Ondoy, no, yung pinakamalaki sa Metro Manila, ang isang main reason ba doon would be yung clogged kasi yung mga estero sa exactly. Metro Manila. Totoo po 'yun. May mga esteros tayo ngayon, no? Actually, mga few days ago, makikita nyo siguro sa social media o sa news na marami kaming nire-revive na estero. Kasi talagang nagiging malaking problema natin ang mga ilan sa mga kababayan natin na
patuloy na napupollute at pupollute ng ang estero natin by simple throwing a cigarette butt, candy wrapper, hanggat sa talagang yung household waste nila, trash nila, dumidiretso, lumalabas ho yung estero natin. At tulad nung Ondoy, hindi naman wala namang umasa na magkakaroon ng ganong kalakas, no? But it happened, kaya barado ang ating estero, hindi maka... So, Resha, napaka-importante yung sinabi ni Jun na actually it's interconnected. Yes. Na kung isa dyan ay may problema, apektado yung lahat. Exactly. And even yung buong kabuuan ng Pasig River, correct, affected din siya. Kasi going back doon sa sinabi mo, Jun, no, na magtatapo ng Yossi o kaya ng basura, I think yung problema is masyadong tempting talaga eh. That's na right. Dumadaloy siya, so baka isipin ng mga tao, may pupuntahan yan. Pero sa inyong pag-aaral, ano yung pinakamalaking problema na nagko-cause para ganun yung maging behavior ng mga tao? First, ano, yung walang sumasaway. Mm-hmm. Akala nila okay lang. No? Kasi nasa likod lang ng bahay nila, no? Yep. Una kasi tinignan namin, akala namin, pag madumi, lalong padudumihan ng tao kasi madumi naman na eh. Mm-hmm. What is the small piece wrapper ng candy na itabon dyan, no? Pero after namin linisin, tinatapunan pa rin. So, hindi namin naiintindihan bakit gano'n. That's the reason why meron kaming division sa PRRC ang ginagawa niya. Kasi we understand that the education will start from the kids. So, namamigay kami ng mga comics, no? Tapos yung mga medyo hindi na kids, kinakausap na lang na gano'ng kahalagang, gano'ng kaimportante na malinis ang ating mga estero. Na baka po pwedeng sila mismo sawayin yung mga kasamahan nila o yung mga dumadaan. Yun. So mula po nung nag-start yung project ninyo sa PRRC, from then till now, ilan na po ba yung mga estero na na-rehabilitate? Right now, we have yung identified natin na esteros, we have 47, no? Ngayon meron na tayong nasa mga 15 and counting, no? Wow. Counting yan, no? May ongoing mga constructions right now. We could siguro in the very near future, like few months from now, makaka-inaugurate na tayo ulit na gumanda na ng na estero. Ang sinasabi natin pagpapaganda ng estero ay kino-convert natin ang gilid ng estero into EPA, kung tawagin, Environmental Protection Area. Okay. Ang Environmental Protection Area, ginagawa natin siya ng sa gilid ng, depende yan kung estero or river, 3 meters to 10 meters na linear park. Park siya o walkway. So, that way, kung may bahay doon or may nakatayong loop, okay. Do you ask them to move? Yeah. And it's a batas natin sa Pilipinas na ang estero ay may easement din. No? Ibig sabihin, tulad ng river, meron siyang easement. Ang river ay may 10 meters na easement. Kung sa gilid ng river, sa left and the right, may 10 meters yan. Kailangan sa kanya din. Correct. Sa part din ng river. The same thing with the estero. Meron din siyang 3 meters. So yun ang ginagamit natin. Space, space na yun natin. So, respect the space. Exactly. So lahat ng bahay na nakatirik doon na pasok, pinapakiusapan natin na lumipat or so. Pero different case naman doon sa mga kababayan natin, tinatawag natin informal settler family, no? Talagang may programa ang ating pamahalaan ngayon. Well, na hindi talaga sila pwedeng ilipat na hindi binibigyan ng bahay. Very strict ang ating presidente, no? Na kailangan na may relocation. So, nire-relocate natin sila thanks to National Housing Authority. And then, tsaka natin tinatanggal yung kanilang mga bahay. So, one resa is yung EPA, another one is yung, syempre, yung easement na pinoprotektahan natin. Yung relocation ng mga tao na naka, which I'm sure malaking problema din. Yeah. I'm sure yung rehabilitation is also a big, long process. Yeah. Ano pa yung mga kasama or parte ng programa ng rehabilitation? Well, very important right now, yung advocacy program natin, yung Puso para sa Ilog Pasig. If you remember before, there is this piso para sa Pasig, di ba? So, ang naisip natin ngayon, mas importante yung pagmamahal mo sa river kesa sa pera mo. Diba? Kasi pagmamahalin mo yung river, hindi mo lang, kahit hindi mo naibigay yung pera, no? Tutulong ka na, no? Tutulong ka na. By mere hindi ka magtatapon. O kaya sasaway mo lang yung magtatapon. Yan mismo. Kasi yan ang pinakamalaking problema ngayon ng Pasig River. Pwede maging panawagan nga sa ating mga kababayan. Kung wala lang magtatapon siguro ng isang 1 week ng ating mga estero at ating river, siguro
sobrang ganda na at babango na ulit. Baka bumalik na ang mga isda. Although may mga isda na ngayon, ha, paunti-unti because of the efforts ng rehabilitation, pero baka bumalik yung ganda ng Ilog Pasig. Kasi yung mga isda is obviously a sign of the health. Life. Health, yeah, exactly. Yung mga estero natin. You mentioned kanina, sana kahit isang linggo or isang araw, kahit nga isang oras, walang magtapon, di ba? Walang magtapon. Wala, right now, wala pang mga parang penalties or mga sa violation. Sure, diba, after i-rehabilitate, for example, ang ganda na, di ba? Tapos dudumihan ulit, wala bang parang safeguards na ginagawa? Or partnership with the government. Right. We have launched it. The prop may konting problema lang ano, suliranin ng Pasig River Rehabilitation Commission kasi wala siyang pangil, no? Wala siyang authority na ano, tinatawag siyang project management office. Ibig sabihin, hindi siya pwede, wala siyang otoridad na para manghuli ng mga tao. Although fino-forward naman natin to sa DILG, LGU, sa barangay. Mga barangay, sa ating mga kapulisan, naiintindihan din natin ngayon na meron din nata silang ibang priority na hindi yung estero natin. So, although very helpful sila sa lahat ng kaya makakaya nila, every time na nagre-request kami ng tulong nila, dumarating naman sila. Pero yung magbabantay talaga ng ating mga kailugan, kahit hindi 24/7 yan, wala pa tayong ano. So, siguro in the near future, magkakaroon din yan. So, Kasi importante yun, Ressa. Eh. Kanina, na-mention natin yung piso. Pero hindi mo alam, sila rin pala yung nagtatapon ng mga mas maraming basura. Ngayon, nag-shift tayo sa puso. Kasi napaka-importante mag-umpisa doon sa mga tao, lalo na sa paligid, yung efforts. Pero, frankly speaking, I think minsan kailangan din ng pasa. Para sa Pasig. Kailangan maparusahan din. Napakaganda nun. Kailangan maparusahan din. Pasa. Kasi diba, I mean, it took money and it took effort para palinisin. That's so yung maintenance, kailangan talagang meron silang accountability din. That's right. Mga community doon. Tama yun, tama yun. Actually, sinubukan natin yun. Nag-create kami ng division dati, yung abatement division na diretso sana manghuhuli ng mga nagtatapon. Una, bukod sa marunong silang magtapon na hindi mo makikita. Yun nga yung walang otoridad na hulihin sila. Let's talk about Ressa, yung ano. I heard may mga volunteers din na tumutulong sa PRRC. Ano yung role nila sa ating programa? Yan ang talagang hulog ng langit na kung ituring natin kasi cleaning a river or an estero. I'm sure we can show you a picture of a dirty estero. It's really different. Ang hirap isipin, no? Ang hirap tingnan. How much more kung pupunta ka, maaamoy mo at masasaksihan mo. May mga sa amin merong empleyado ang PRRC. Pero sila mismo nahihirapan. How much more na volunteer na hindi nila trabaho. I mean, parang 'di ba, isang grupo magkakaibigan, nag-decide one day we have to do something then, 'di ba? Nahihirap. Ina-assign din namin sila dun sa hindi masyadong mahirap. Yung mga volunteers niyo po within the community din, for example, yung malapit sa estero or from another place totally? Meron from the same community, pero mostly yung mga malalayong... May mga estudyante, yung magkakaibigan, kaya organization. Do you set a limit or open to kahit as many as possible? Yeah, naniniwala kami na ang pagmamahal sa ating ilog ay open sa kahit na sino. Galing, ano? Actually, yung magandang tanong dyan na sunod, I think, would be the yung mga success stories. Kasi sabi diba nila, like, cleanliness is next to godliness. So, kapag nalinis yung lugar nila, I'm sure, magbabago rin unti-unti yung buhay ng mga tao. Ano yung mga success stories nila? Well, yan, totoo yan. Meron tayong mga studies dyan, no? Na nagme-measure ng happiness ng tao sa community. Well, lahat naman ng na-develop natin, I hope there will be a time we can show you the before and after. We are showing it now. Right. Yung before and after na mga pictures. Makikita mo from, kasi pag nakakita ka ng sobrang duming lugar, pagbukas mo ng bintana mo, pinto mo, sobrang, hindi na maganda yung pagpasok mo sa opisina, pagpasok mo sa eskwela. Pero pagbukas mo ng lugar ng bintana mo, park, at ano? Hindi man kabanguhan, pero maganda ang maraming kulay. It's a start, mo. Yeah. We have studies na nagsasabi ng sobrang tumaas ang happiness rating ng ating mga mamamayan na nakatira within the area. Speaking of achievement, Ressa, at saka happiness, we heard also happy that happy din sila. PRRC, you just
parang obtain a great achievement bilang isa sa mga pinakamagandang programa in terms of river rehabilitation. Mm-hmm. Pwede niyo ba bang ipakikwento sa akin kung ano nangyari? Oo. Kasi yan sa mga pinakamasayang feeling na naramdaman ko sa personally. No? Kasi we were in Sydney, Australia, Brisbane, Australia. No? Nagkukumpit tayo ang Pasig River sa halos lahat, actually lahat ng first world countries. Mm. Yung may budget sila sa ilog, as lahat. Tayo lang ang third world? Tayo lang ang third world country doon. No? At nakakataba ng puso na sumali tayo sa finalist. Mm-hmm. At kasi halos kung titingnan mo yung mga rivers din nila, mga problema nila ay paano dumadagdagan yung species, paano yung pinadlakan ng mga salmon sa area. Sa atin, ang challenge natin, we're reviving a biologically dead river. As in dead, no? Oh. But we believe, naniniwala tayo na in Pasig River at ayaw niyang mamatay. So tinutulungan niya yung sarili niya. Tinutulungan niya yung sarili niya itong river. So kaya yung puso talaga ma-attach ka I will siguro share ko lang, no? Ang experience working with the PRRC. This Pasig River has may magic siya. Na may in love ka. Talagang kasi mararamdaman mo na you're bringing a dead river na no to refuse to die. Parang ayaw bumitaw talaga. Ayaw bumitaw. So, diba? Parang nagre-revive ka. Kailangan, andong ka rin. You cannot go. You have to. Forever. Yeah. So, it will take a lot of people, and talagang puso talaga to revive it. Talagang puso ulit. If I may share yung aming executive director, si Jose Antonio Goitia. When he was first installed dito sa PRRC, the first day, he was in his seat sa office. Sabi niya, June, I really do not know what I'm doing here. Ganun siya. Kasi hindi siya environmentalist at that time. Right now, halos every time we talk about Pasig River, naiiyak siya. Ganun niya kamahal ang ating ang ating ilog Pasig. So sabi ko, ito yung trabaho na may attachment talaga. Okay. So parang vocation din siya, mandi lang talaga job. Ito pong mga best practices na ginagawa ng PRRC, na kukuha rin po ba yan ng mga ibang lugar within the Philippines? I'm sure marami rin po mga problematic mga rivers, hindi lang dito sa Metro Manila, pero sa ibang lugar. Maraming mga LGUs din, no? Na kumupunta sa atin, tinitingnan yung mga model natin. Pero ang nagiging lang talaga yung scale ng problema nila at saka ng problema ng Pasig River, medyo remote, medyo malayo. Mm-hmm. So parang hindi sila masyadong maka-connect. Okay. Mm-hmm. Kasi sa atin yung problems masyadong marami. Nakakatawa rin siya kasi naalala ko yung kanta na parang yung anak ng Pasig, di ba? Yeah, May negative connotation kasi siya. Mm-hmm. Pero right now, hearing from you, Sir June, parang yung anak ng Pasig, unti-unting gumaganda na parang anak ako, hindi namin papabayaan yung lolo namin, yung lola namin, tatay namin, buhay namin. May true story dito. Goosebumps. Tukol doon. Yeah. Sa river. No, sa river. This house, matanda na siya. May isang matanda. True story, Mandaluyong. Na mula pagkabata niya, ang Pasig River, yung kwarto niya nasa tabi ng river. Mm. Yung bintana niya nakasarado. Wow. Mula pagkabata. Now, dahil sa effort ng ating gobyerno na i-rehabilitate, nagbukas na siya ng bintana. Wow! Pagbigyan niyo ako ng picture. This is a true story. Matanda na siya. Symbolism. Mula nung mapuno ng basurang Pasig River, hindi mo maibukas yan. Kasi una, aside from baho, hindi mo gusto makita yung basura. Now, nakabukas na siya. Speaking of mga bukas, Reza, marami po tayo nanonood ngayon. June, siguro bukas ang kanilang mga pandinig at ang kanilang mga puso. Marami niyo po silang kausapin kung paano silang makakatulong sa ating vocation. Mga kababayan namin, ang gobyerno ho natin, rest assured ho na lahat ay ginagawa para sa ating para sa ating river. Pero we have to admit na hindi talaga kakayanin ng gobyerno lang mismo. Kailangan tayo ho mismo ay tumulong. Ang sinasabi kong tulong ay
kung hindi man tayo makapunta ng river para matulungan ng PRRC maglinis, wag na lang tayo magtapon. Sa mga hindi naman nagtatapon, baka pwede nyo kaming tulungan. Sawain natin ng ating mga kababayan, mga kaibigan na nagtatapon ng direkta sa Ilog Pasig o sa mga estero. Kasi sa kahit nasa kaman, malayo ka sa Ilog Pasig, tinapon mo to sa yung sa estero, malapit sa inyo. Sa Ilog Pasig din ho ang labas niyan. So, kahit yun lang po, thank you very much. Very practical naman, Gabby. Talagang kahit naman sino ay, ang daling gawin, ano? Daling talagang gawin. You set your heart That's to it. Yun lang naman. Because our government is doing the rest. Nakakatawa rin sa kasi Ilog, Pasig, di ba, river, daluyan ng buhay. And here we see PRRC, we see mga volunteers na nagiging daluyan din ng pagpapala at ng pagbabago sa ating Ilog, Pasig. So salamat, June. Thank you very much. Thank you very much. God bless your efforts. Thank you very much. Mga usaping in, mga paksang trending, mga talakayang may kabuluhan, lifestyle at kulturang sariling atin, buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self! Harvey, naamoy mo na ba ang simoy? Ng Pasko? Hindi na ang Pasko, kundi na ang political campaigns. Lalo na at karamihan, syempre sa ating mga kababayan na nais na tumakbo ay nakapag-file na ng kanilang candidacy, di ba? At ang iba nga ay medyo, alam mo yun, nagpaparamdam na, hindi lang sa social media, kundi sa iba't iba ng mga barangay. At alam mo yung mga iba't ibang articles o headlines na lumalabas ay pwede na nga nating masabi na PR nila para sa paparating na elections. And whether good or bad news man yan, dapat habang maaga pa lang ay maging discerning na tayo kung papaano ba natin makilala itong mga tumatakbo nito. Yes. Ayan, di ba? At kung ano-ano ba yung mga talagang plataforma nila. Mm-hmm. And to discuss with us yung topic na ito para sa ngayong araw na ito, alam mo, meron tayong naging guest nung nakaraan na kasama ulit natin this time. And he is none other than Mr. o Kuya Ruther Urquia, isang sikat na Filipino comedian and puppeteer and one of our partners dito sa GCTV. So, welcome back Lighthouse Cafe! Naano ako dun sa, medyo nagki-cringe ako dun sa sikat eh. Magandang lalaki lang po. Magandang lalaki lang. Okay, sige po. Magandang lalaki lang. Ayan. Ayan, so punta tsaka po tayo. Humble. Opo. Siyang tunay. Pero Ruther, punta tayo dun sa social media. Papaano mo ba, kasi nakikita ko yung page mo. So, yung mga postings mo, you have mga different topics. So, diba, pinipili mo yan kung paano mo siya, kung ano yung mga ipopost mo doon, kung ano yung trending. Mm-mm. So, recently ba, ano ba yung pinost mo doon sa iyong page? Ito pinakuli, yung sabi, kasi maraming nabalita ako na pinag, kasi marami akong friends dyan sa circle na yan, na pinagbablock yung mga pages nila. Mm-hmm. Sabi ko, ba't gano'n? Ba't pag kayo ang bumibira, democracy, pag kayo ang binibira, pinapablock nyo, di ba? Dapat nga, ang ibig sabihin ng democracy, di ba, yung I may not agree with what you are saying, mm-hmm. but I will defend your right to say it. Mm-hmm. So, dapat gano'n eh, di ba? Dapat may karapatan sila. Freedom of speech. Oo. Tapos, ang napansin ko sa social media ito, nakalimutan ko banggitin kanina. Dati, prior to the advent of social media, alam mo, may isang topic. Ang magsasalita lang doon sa topic yung experts. Mm-hmm. Yung experts talaga, yung actual experts, di ba? Mm-hmm. Halimbawa, ang topic, ano, the divinity of Jesus. Mm-hmm. Di ba? So, may mga experts dyan, yung pro tsaka yung anti. Mm-hmm. So, magsasalita yan. Mm-hmm. So, dialogue o debate, what have you. Tapos yung mga tao makikinig lang. Mm-hmm. Tapos ang gagawin ng mga hindi experts na tao, at the end of the talk, pwede sila magtanong. Mm-hmm. Tama? At ang sasagot, yung expert lang mm-hmm. din. Ang nangyari sa social media ngayon, lahat expert na. Mm-hmm. So, syempre yun nga, napag-usapan natin sa intro na dito naman po sa politics, mm-hmm. sa election na mm-hmm. yon na season papalapit. Na natin, na papalapit pa lang pala, no? Hindi pa talaga. Oo. What can you say about yun nga po? Mga, syempre kayo rin naman po ay nakapag-post din about mm-hmm. those topics, mm-hmm. no? So, yun nga po, yung nasabi nyo kanina na being expert or having the platform now mm-hmm. to express our opinion. Paano po kayo na yun? How do you use the Facebook or social media? In secret. Hindi ba kasi, lalo si wife ko, mm-hmm. pag nakikita yun, nagpa-Facebook live ako, may in-explain ako, tapos napaka-passion ko. Lagi, mm. lagi siyang, ano naman pinaglalaban mo? Lagi siyang ganun, ano naman pinaglalaban mo? Diba? Tapos so,
sa this is ano, this times have changed talaga eh. Biro mo nakapagpanalo ng president dahil sa social media. No, so dati kasi pag sinabi set up na makinarya, wala ka nang magawa, malakas yung makinarya nung kabila, parang ganoon. Ngayon hindi kasi mga tao aware na. Ngayon naman kailangan lang natin mas parang mas dikit ang tenga sa lupa kasi nga yung propagation talaga ng fake news from all sides, all sides. So malakas talaga. So normally bait pa yung iba diyan para para magmukha kayo yung makita niyo, di ba? Mga hindi nag-iisip talaga tong mga to, paniwala agad sila, di ba? So tapos ang ano ko lang, ang advice ko lang ito kasi election na naman. Kasi nga eh sa NBA nga na finals eh. Finals ng NBA, mayroong mga magkaibigan na nagsasaksakan pagkatapos, di ba? Politics pa, di ba? So ang plus, ang tingin kong positive doon, na passionate na tayo ngayon. Ibig sabihin, may pakialam na tayo. Hindi ka tulad dati, hindi nga bumoboto Pinoy, bahala, bahala kayo dyan, di ba? Lagi lang nila sinasabi, wala namang mababago, wala na ba? Huwag po tayo mag-isip ng ganyan, no? Tungkol sa politics, huwag tungkol sa future ng country natin. Please, never ever give up on our country. Regardless kung sino manalo, huwag nyo sabihin na, lahat ng politiko, korap, walang mangyayari dyan. Para mo na kasi para mo na sinabi, lahat ng tao namamatay, wag na tayong mabuhay, di ba? Di ba? Lahat ng tao nagsisiyar, wag na tayong kumain. Hindi ko. Wag ganoon, di ba? Lahat, di ba? Lahat ng nagmamahal nasasaktan, wag na tayong magmahal. Wag ganoon, di ba? So, oo, so tapos sinabi ko. Tawa ako sa sinabi ko. Tapos ano, ganito po, no? Hindi mo maiaalis talaga na may opposing may mga, kahit sa closest friends, among closest friends, magkakaiba kayo. Bakit? Bakit? Ito yan kasi, magkakaiba kasi tayo ng priorities tsaka ng upbringing. Na ang suggestion ko sa body of Christ, okay? Kasi ako, I never did this. And it pains me when somebody is doing this to me because of my political preferences or my priorities that doesn't align with theirs. Na lagi kong naririnig to, Kristiyano ka pa naman. Diba? Wala naman akong binayolita sa batas ni Lord, diba? Parang hindi magkaiba lang tayo ng presidente, hindi na ako Kristiyano, ganun, diba? So, tapos, yung mga ganun, never question your your brother's allegiance to Jesus Christ based on his political preference or political alliances kasi magkaiba kayo ng priority. Baka sa iba ka lumaki, iba yung nakita mong mundo, iba yung nakita niyang mundo eh. Diba? Iba yung diba yung iba lumaki sa maayos na buhay, yung iba nakakita ng nagsaksakan sa harap niya. Hindi mo nakita yun eh. Diba? So pag ganyan, so depende sa atake ng mga would-be leaders na tumatakbo, yun ang magiging priority mo kung saan ka talaga tinamaan, di ba? So, kaya meron talaga. Ang ano ko lang, kung hindi nyo gusto, kung i-criticize nyo, i-criticize nyo yung political figure, wag yung friends nyo. Wag yung, ang tagal nyo binild up yung friendship. Hindi naman tayo kilala ng mga political figures eh. Di ba? Ngayon kung, ano, tsaka sila ang kailangan makarinig nun. Na kung meron kayong reklamo sa gobyerno kayo magreklamo. Huwag niyo awayin yung mga kaibigan niyo. May mga na-unfriend, diba? Nagbablock pa po, no? Na mga friends. Ayun, so yun lang, yun ang tip ko. Ayan, so as part nga ay sa pagiging Kristiyano, paano niyo dinideal yung mga ganong bagay? Meron na bang instance na yung mga mismong kaibigan niyo nag-state kayo ng political view, and then sila yung mismong nag-comment doon, and different views talaga kayo, so Sometimes you have to fight fire with fire, but on a regular basis, a rule of the thumb, douse it with water, diba? Ibig sabihin, kung nakita mo na mainit, huwag mo sabayan yung init, kalmahin mo, diba? Kalmahin mo, diba? Remember when Jesus told Judas, nung hinalikan siya ni Judas, diba? Ano sabi ni Jesus kay Judas? First word, friend. Friend. Sabi niya kay Judas, friend. Hindi niya sinabing, ikaw ahas ka, traitor ka. Nasabi niya na yun eh, nung bago pa siya. Pero ito, mag-decide na, sinabi niya, friend. No? So, I think with that one word, Jesus was able to remind Judas ng buong 3 years na pinagsamahan nilang dalawa. Kaya lang matigas talaga si Judas. Gusto niya talaga sundin yung gusto niya eh. So, si tayo, ganun eh. May relationship ka eh, doon sa tao eh. So, kung meron kayong pinagtatalunan, remind that person of who he is to you or who you are to him. Na kuya, diba? Hinay-hinay. Diba? Kaibigan tayo. Kuya kita eh. Diba? Ganon, diba? So, ganun. Yun lang. Basta, meron akong friend.
na meron kaming tungkol to sa ano same-sex marriage yung usapan namin. Atheist siya. Mm-hmm. But we're good friends. Sobrang strong nung stand namin, syempre. Kasi sabi ko ito, may biblical yung stand ko, mm-hmm. no? Mm-hmm. Sabi ko, love ko silang lahat. Mm-hmm. Marami akong friends diyan, lumaki ako sa theater. Mm-hmm. Marami akong friends ganyan. Mahal ko talaga sila lahat. These people, they know some of them I would take a bullet yeah. for them. But if you are asking me to agree, mm-hmm. I will not agree. Mm-hmm. Why? Because I'm a Christian. Mm-hmm. Okay? My allegiance is to Jesus. Mm-hmm. But if you decide it on your bala ka, mm-hmm. pero don't expect me to celebrate it mm-hmm. or agree, no? So, ganun. So, ito siya, sobrang hindi naman siya agree. Mm-hmm. Doon siya sa page niya. Mm-hmm. So, nagde-debate kami, mm-hmm. in a manner of speaking, nagde-debate mm-hmm. kami, pero kami lang nakakaalam mm-hmm. na nagde-debate kami. Kasi pagpo-post siya, sasagutin ko. Sasagutin niya. Mm. Sasagutin niya. Wala. Hindi kami nag-aaway. Di ba? Wala. Alba, sabi niya, porke babawal sa mga Jews tsaka sa mga Muslim na kumain ng baboy. Mm-hmm. Ipagbabawal na sa lahat na kumain ng baboy. Mm-hmm. Di ba? Kasi parang ganun yun eh. Mm-hmm. Porke bawal sa inyo yung same-sex marriage, ibabawal niyo sa lahat. Sabi ko sa page ko, hindi ko siya pinuntahan sa page mm-hmm. niya kasi that would be disrespectful. Mm-hmm. Makakompromise yung friendship namin. Punta ako sa page ko, binabasa ko siya, punta ako sa page ko, sabi ko, of course, we are all allowed to eat pork, to eat bacon, kasi sabi niya bacon yun. Mm-hmm. Of course, we are allowed to have our bacon, but for crying out loud, do we bring the bacon inside the synagogue? Yeah. You cannot bring your bacon inside the mosque mm-hmm. or inside the synagogue. At yan yung pinipilit yung gawin namin, yeah. na i-compromise yung word para lang maging masaya kayong. Sa, di ba? So, hindi nga eh. Hindi nga ito mag-move eh. So, ganun. So, yun. Tapos, ganun lang. Nagsasagutan lang kami. Nagkita kami, okay lang kami. Mm-hmm. Di ba? So, alam niya yung stand ko. Alam ko yung stand niya. We respect each other. Mm-hmm. Hindi ko siya pupuntahan sa page niya para awayin siya doon. Hindi niya ako pupuntahan. Tapos, aware kami na reader kami ng isa't isa. Mm-hmm. We follow each other and we read each other's thoughts, no, with respect. So, I think it's high time we mature. Lalo yung mga church people, just Lord, pala. May nakikita pa ako mga pastor. Pastor, pupuntahan niya yung pastor sa kabila, aawayin niya doon. So, parang ano ba? Di ba? Chill lang. Di ba? Doon mo na lang sa page mo ilagay. Huwag mo siyang puntahan sa nababasa ng mga anak niya, ng mga church members niya. Di ba? Parang, huwag ganun. Huwag ganun. So, in a nutshell, paano po ninyo masasummarize itong, parang it's a rule, eh, no? Na parang, na ginawa ninyo for your own self to alam mo yun, to still have a good testimony in social media. So paano po natin masasummarize kay Kuya Ruther? Kasi napakagandang point noon eh, na respecting ganyan each other's boundaries or whatnot ganyan. Mm. Ano kasi I went through something. Mm-hmm. Nabuti na lang hindi ko natuloy, ma-regret ko talaga. Mm-hmm. Kasi merong tungkol doon sa sobrang sensitive na issue na nag-post ako ng quote galing sa papa ko. Mm-hmm. Eh, patay na si papa. Mm-hmm. Sobrang love na love ko yun. Mm-hmm. Tapos merong lumait sa kanya doon sa page ko. Siguro shinare, tapos clinic yung link, napunta sa akin, hindi ko naman kaibigan. Mm-hmm. Muntik na akong makasakit ng tao talaga. Kasi ano ko yan eh, yan ang aking Achilles heel. Mm-hmm, mm-hmm. Na lumaki ako ng binubully, okay lang sa akin, pero wag okay family yeah. ko sa harap ko, wag. So, ganun na lang. Kasi I was the other man in the house, eh. So I grew up like that. No? So, tapos na-realize ko talaga. Na-realize ko na pag meron kang pinost doon o may ginawa ka, it stays there. It stays there. Lalabas sa memory mo, lalabas na. Yeah. So, you really have to think not just twice, thrice. And tama yung sinabi ni Paul na I die to myself daily. Mm. I die to myself daily. Daily, not weekly, not monthly, daily. Because if you're not able to do that, things like this happen. Mm. Lalabas yung old self mo. Lalabas. Save ka pa rin, syempre. Love ka pa rin ni Lord. Pero lalabas yung old self mo, masira yung testimony mo. No? Tapos, sabi ko dun sa tao, PM ko siya, sabi ko, that was my personal experience of turning the other cheek, na sobrang hirap pala. PM ko siya, sabi ko sa kanya, I really have to apologize. I have terribly misrepresented my Savior's grace. So, ang lakas ko pa naman mang, ano, meron ako, kasi merong period na active ako sa MMA. Mm-hmm.
So ang ginagawa ko lang pag may umaaway sa akin, hindi ko inaaway, nagpo-post lang ako ng videos ng training ko. So indirectly tinatakot. Indirectly tinatakot ko siya. So, tapos basta 'yon, tapos nakita ko talaga na isipin mo, ito digital world ito eh. Hindi pa 'to yung tunay na buhay eh. Ibig sabihin, yung realization ko na kailangan mo talaga ng grace ni Lord. Kasi may lumait sa tatay ko sa Facebook lang eh. Pumupo yung, eh paano ko sa harap ko sinabi yun? Yeah. Naabot ko siya. Paano kung abot ko siya? Mm-hmm. Kahit na lumaki ako ng mabuting tao na, nakasuhan ako, baka nakulong ako, di ba? So, oo, di ba? Mm-hmm. Kailangan ng grace ni Lord talaga. So, dito sa social media, maraming positive side. Isipin nyo. Mm-hmm. Isipin nyo. Isang click mo, John 3:16. Pag-share mo, mm-hmm. ang daming nakabasa. Di ba? Testimony mo, ang dami. Tapos, patay ka na, andyan pa yan. So, gamitin natin para kay Lord, gamitin natin to spread positivity, to spread love. Pwede tayong mag-disagree, pero agreeably. Tayo mag-away-away, lalo sa mga friends natin. Prioritize your relationships. Kasi, kung mapapatunayan mo na mali yung kaibigan mo, pero hindi niya naman naramdaman na mahal mo, kasi mahal mo siya, gusto mo lang siya pahiyain, edi wala. Diba? Nasira lang yung relationship niya. So, yeah. Thank you very much, Kuya Ruther. And you know, at the end of the day, ano, talagang yun eh, yung your priorities, yung pa rin yung talagang babalikan natin kung yung testimony ba natin. Kasi even Facebook, we can actually, I think millions have already heard the gospel through Facebook and through social media. So it's not in para siyang pera eh. It's not the yung hindi siya yung evil itself, but how we use it, how we would like to yun nga, to use it for, is it for our own glory or para ba sa Panginoon? So at the end of the day, dun tayo babalik. So maraming salamat po sa practical, very practical tips and even yung story. Baka nga sa susunod na, pag mas updated na pagdating mo sa langit. Welcome, my good and faithful servant. Anong ginawa mo sa Facebook account na binigay ko sa'yo? Pwede rin, ano na rin naman po yan, ano? Parang it's part of the resources eh. Oo, na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Tama. Ayan, muli maraming salamat, Kuya Ruther, sa mga ibinahagi mo sa ating mga mananood. At ano naman ang mensahe ng Biblia pagdating sa good communication? Pakinggan natin si Bishop Ruben sa Hebrews. Welcome to Hebrews. Ito po ang segment sa ating Lighthouse Cafe na naglalayo na bigandaan sa ating mga pinag-usapan ang mga prinsipyo, katuruan, katotohanan mula sa salita ng Diyos. Ang ating pong episodes ngayon ay nagde-dwell, ano po, nagfo-focus sa communication. At pinag-uusapan po natin yung tinatawag namang infrastruktura para magkaroon tayo ng better communication. Halimbawa, itong television is a medium for communication. Ang social media is a medium for communication. Ang communication ng mga radio and everything, lahat po yon ay napakagandang ilagay as infrastructure kung paano tayo makapagpapalitan po ng mga kaisipan, ng mga kuru-kuro, ng mga komentaryo and everything. Subalit, kahit anuman pong kaganda ang isang infrastruktura, anumang kaganda ang isang medium ng communication, ay kinakailangan po mas maayos yung palitan ng kung ano yung pinag-uusapan. There are very interesting verses sa Banal na Kasulatan that should teach us on how to handle and how to communicate with each other. Ano po? Halimbawa, doon sa Proverbs chapter 8 or chapter 18 and verse 21. Ang sinasabi po rito, death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Binibigyan po ng halaga sa mga talatang ito, sa talatang ito, ang ating dila. Of course, ito ang pinakagamit natin upang makapagsalita, makapag-communicate. At ang sabi, ang dila daw po ay, ang kapangyarihan nito ay para sa buhay at sa kamatayan. I remember an adage na ang sinasabi, itong dila natin na 3 inches can kill a man 6 feet tall 10,000 miles away. Ano po? Alam niyo, totoo po yan. Kung kaya kinakailangan
na higit sa infrastruktura, higit sa lahat ng ginagawa nating highway so that we can communicate well, o mga medium ano po, ay kung ano yung value ng ating mga pinag-uusapan. One other thing, doon sa Proverbs chapter 15, no, ang verses 1 to 4, if I can share this with you. A soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. The tongue of the wise useth knowledge aright, but the tongue of fools poureth out foolishness. And verse 4 says, a wholesome tongue is a tree of life, but perverseness therein is a breach in the spirit. Pinag-uusapan po natin dito yung mga medium. Pero ang binibigyan po nating halaga ay kung paano tayo nakapagpapalitan ng mga katotohanan. Sa ating pong lipunan, napakaraming fake news. Para bang hirap na hirap na po tayo makahanap kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. But mainly, sana po ang ating dalangin ay ang lahat ng ating mga kababayan, wherever we are, lalo dito, halimbawa, kami sa Lighthouse Cafe, sa GCTV, sa station po ito, ay sana'y lahat ng ating sinasambitla o kahit saan sa lipunan ay katotohanan ang lahat ng bagay. At bagay mga salita na nakapag-build ng relationship, nakapag-build ng ating mga kaalaman, at totoong nakapagbabahagi tayo ng dapat na tinatayuan ng bawat tao. And so, sa topic po nating communication, ano po, bigyan natin ng halaga ang lahat ng kaisipan na ating isinasabi. Ano po? Ang sabi nga ng isang katuruan din, be careful daw of what your thoughts are because your thoughts become your words. And be careful of your words because they become action. Be careful of your action because they become habit. Be careful of your habit because they become your very character. And be careful of your character because it actually makes you. At ang lahat pong yan ay nasa bagay ng communication. Ano po? Kaya dito po sa Lighthouse Cafe, ito ang ating pinagyayaman. Ano po? Yung mga pag-uusap natin na kinakailangan nakikita ang kalooban ng ating Panginoon. Anumang bagay, saan mang lugar, anumang medium, anumang facility, anumang infrastruktura. May everything be to our good and benefit and for our well-being. God bless you. Start po kami sa simbahan, gate ng City Hall, yung mga gamit. Bali, nadagdagan lang po siya nung unti-unti akong gumagawa ng gamit. Galing sa bulsa ko po, at ako rin po ang gumagawa ng instrumento. Ngayon po, malabang po kami sa iba't ibang o sa iba ibang lugar para sa pangalan ng lugar namin sa pangalan din ng banda. Madalas po kaming nakakuha ng sa top 10, sa top 3, pero always kami nasa rank. Hindi po kami nawawalan kasi itatsaga ng mga bata pag sinabi ko yung practice, nag-practice po sila, nasa sakripisyo. Lahat po ginagawa nila para lang manalo. Although hindi mo pa naman kami na ganung kagaling, pero talagang ginagalingan nila at pinapractice nila maayos. Sakripisyo po namin dito yung mga paggawa ng gamit, lalo na sa gabi kami gumagawa kasi hindi kami pwedeng gumawa ng sa araw. Kasi yung pagtutunan ng mga gamit is makakomplikado. Kailangan tahimik yung lugar para makuha yung tono. Kaya kami laging puyat, yan yung mga ginagawa namin. And then, pag natapos na, practice, minsan lalaban sa ibang lugar. Pinakamahirap po doon yung mga transportation. Talaga yung transportation namin, hinihingi pa namin or
pinagtutulong-tulungan pa namin. Kasi minsan nga talaga kami, wala talaga kami yung budget, naubusan kami. Kasi una-una, wala pang sumusuporta sa banda namin noon. Bali, kami-kami lang ang gumagawa ng paraan para matuloy ang laban namin. Ay, yung mga bata po kasi membro dito sa banda. Hindi na po katulad ng mga ibang bata na nagtatambay, nagagala, kung saan-saan nagpupunta, nagiinom, mga ganito, ganyan, yung grillo. Sila po, nagtuturuan po sila para sa ilalaban nila, yung mga bagong music nila. Ganyan po sila, tapos napupunta lang po yung oras nila. Pag sa bahay, tulong sa magulang, then dito sa banda. Hindi na po sila yung gumagawa katulad ng ibang mga bata ngayon. Nakikita niyo mga kabataan na nagiinom, nagsigarilyo, nagtatambay sa labas. Hindi na po akong lagi nasa cellphone, lagi na po akong ma-attend sa practice. Tapos po, nakakahiligan na din po. Mas practice, tapos hindi na po nagagala. Skills ko through paano pagpalo ng lyre. Tsaka po, dati po kasi gala po talaga ako. Tapos lagi po puro gadgets, cellphone. Tapos parang yung oras ko laging nasa technology. Nung sa banda, nabawas-bawasan po yun. And then yun po, marami pong pagbabagong nangyari sa buhay ko. Isa na po din yung naiwasan po yung mga bisyo, kagaya po ng paninigarilyo at saka po ng pag-inom ng alak. Naiwasan po yun kasi that time lagi po kami nag-iinom, ganun po. Tapos nung nagbanda na po ako, dun na po nag-start na naiwasan na po yun, wala na masyadong Then nakakatulong po yun sa akin kasi maraming opportunity. Kagaya po ng pagpunta ng Thailand po, yun po. Yung parang hugot ka kasi magaling ka na. Sa akin naman po, wala naman ako ibang hiling sa mga bata. Gusto ko lang magpatuloy nila at magturo pa rin sila sa iba. Ako nga pala si Johnny Ronquillo, taga Western Bikutan, Taguig City. Isa po akong bandmaster. Ito po ang barista, ang segment po dito sa Lighthouse Cafe kung saan tinutugunan po namin ang yung mga legal na katanungan. Kaya tunghayan po natin ang ating letter sender para ngayong araw. Dear Attorney Moses, ako po ay isang kabataan. At dahil po sa kaliwat kanan ng mga nahuhuli sa war on drugs, ay naging curious po ako sa maaaring mangyari sa isang kabataang nahulian ng ilegal na droga. Ano po ba ang katampatang parusa kapag nahuli ang marijuana o di kaya ay shabu at ang mga paraphernalia sa isang kabataan? Ikukulong po ba siya agad kahit minor de edad? May choice po ba na iparehab ang kabataan o talagang kailangan ikulong? Maraming salamat po sa inyong kasagutan. Gumagalang, Andrew. Jetro, ano bang masasabi mo sa sulat ni Andrew? Sana attorney una, no? Yung curiosity ni Andrew ay hindi dahil gumagamit siya ng droga, kundi curious ka lang talaga, Andrew. Pero balikan natin yung mga binanggit niya doon. Sabi niya, nagtatanong siya kung ang isang kabataan, I assume minor de edad, ay nahulihan ng marijuana or shabu paraphernalia, ano yung pwedeng gawin sa kanya? Alam mo, napaka-extensive ng war on drugs ngayon at napaka-delikado talaga na ikaw ay pakalat-kalat na may bit-bit na illegal na droga. Alam nyo, ang issue ng illegal na droga ay saklaw ng RA 9165 or yung Comprehensive Dangerous Drugs Act, kung saan ini-enumerate yung mga acts and even yung mga substances na tinatawag na prohibited. At kasama dyan ang marijuana at shabu. Of course, kasama dyan ang marijuana at shabu at iba pang mga tulad ng cocaine at opium, diba? Mga iba pang mga form of illegal drugs. Hindi lang actually in its final form, even yung mga chemicals na ginagamit para sa kung ito ay wala kang authority na to be in possession,
yan ay maaaring kasama sa kaso sa iyo. Ngayon, itong RA 9165 ay isang tinatawag nating special penal law. At ito ay hindi ito intentional felony. Ito ay tinatawag natin in criminal law na mala prohibita. Mala prohibita. Mala prohibita. Ibig sabihin, ang pinaparusahan dito is the act itself. Ibig sabihin, hindi nagmamatter dito kung may intent ka ba to possess or may intent ka to use. The mere possession ng drugs na yan is prohibited by law. Hence, kung yan ay dala-dala mo, kung ikaw ay in possession of that drugs, you violated the law and hence, ikaw ay liable. Ngayon, ang isa sa mga katanungan niya ay ano ba yung magiging liability? Ngayon, ito ay nag-range siya napakababa, na 12 years. 12 years. 12 years. Depende sa quantity ng droga na yung dala-dala na mahuli sa'yo. Ang pinaka-minimum niyan ay 12 years agad. At ang maximum niyan ay life imprisonment. And yung maximum ay actually, ang quantity lang ng maximum is 10 milligrams. Ibig sabihin, if it's less than 10... Wala pang isang gramo. 10 milligrams. So, ibig sabihin, if it's less than that, yun, maaari nating baba ng 20 years or maaaring bumaba ng 12 years. Pero if it's 10 milligrams and above, automatic life imprisonment na. And of course, may corresponding penalty pa yan na ranging from hundreds of thousands of pesos to a million. Depende kung gaano karami yung dala-dala mong droga. At sa tanong ni Andrew Attorney, kung isang kabata, minor de edad, sabihin natin minor de edad, yung nahulihan na meron siyang marijuana or shabu, ano yung mangyayari doon? Diretso ba siya sa kulungan? Yan, ang pag-uusapan naman natin dyan, ito yung tawag natin na age of criminal responsibility. Ngayon, yan ay nabago, no? May batas na siyang nag-amyenda ng age of criminal responsibility. And ang age of criminal responsibility na natin ngayon ay 18 years old. Ibig sabihin, if you are below 18, hindi naman absolutely wala kang criminal responsibility, but meron pa nagkakaiba yan. Kung ikaw ay between the ages of 15 and 18, kailangan tingnan ng batas or kailangan tingnan ng korte or determine ng korte whether meron bang meron bang naging discernment yung discernment. Ibig sabihin yung act ba na ginawa mo ay with discernment. Kung below 15, absolutely you are absolved from your criminal liability. Ibig sabihin yan ay purely intervention lamang. Ibig sabihin hindi ka harap sa korte at hindi ka may imprison. So hindi naman nabanggit kung ilang taon na siya, no? Sinabi lang ay minor de edad. So, ibig sabihin, kung siya ay pasok between 15 and 18, dapat i-determine kung meron ba siyang discernment doon sa ginawa niya. So, pag sinabi nating discernment, hindi ito isang legal na bagay. Ito isang factual na bagay. Ibig sabihin, dapat natin alamin based doon sa circumstances, surrounding doon sa pangyayari, whether we can establish na yung kanyang pag-violate nung Comprehensive Dangerous Drugs Act ay with discernment. Kung wala itong discernment, then intervention. Kung may discernment, siya ay magiging liable as though siya ay hindi na minor. And of course, if you are above 18, then you are criminally responsible. At yung huling tanong niya dito, attorney, is that, ano ba yun? Ipaparehab ba siya kung siya ay minor de edad? Or automatic kulong ang mangyayari dito sa mahulihan na kabataan? Gaya ng sinabi ko, no, depende sa possession mo. No? Of course, depende yan sa ano. Tulad natin, meron tayong mga ano na, 'di ba, may mga programs tayo, meron tayong mga barangay anti-drug advisory councils, meron tayong mga city drug councils. At yan ay nagde-develop ng mga programs. Of course, yung mga voluntary surrenderies, yan ay dinadaan sa rehab. But of course, ayon sa batas, kung ikaw ay mahulihan ka ng certain amount or certain weight or quantity ng droga, may katampatang parusa, may katampatang imprisonment. So, dito, dinedetermine lang natin, kumbaga, kung ikaw ay above 18, hindi na natin pag-uusapan whether with discernment or without discernment, sapagkat malinaw yung batas. Kumbaga, kung ikaw ay mahulihan, then ito yung katampatang parusa para sa'yo. Maraming salamat, attorney, at maraming salamat sa'yo, Andrew, sa sulat mo. And I hope na discourage itong usapan namin, yung mga nagbabalak dyan na gumamit ng illegal na droga. At kung kayo ay may mga legal na katanungan, maaari nyo po yung ipadala sa goodtalks@lighthousecafetv.com. Muli, ako si Jetro Anaen. Ako naman po si Attorney Moses Rivera. At your service. Service.
Natapos na naman po ang isang oras ng magandang kwentuhan. We hope you enjoyed our discussion today. Yes, and we hope that you were well-informed on accepting and believing news in social media, lalo na pagdating sa usaping politikal. You can watch a replay of our episode today sa aming YouTube channel. Look for Lighthouse BBC on YouTube. And of course, be sure to like, subscribe, and share. At available din po ang aming mga mobile apps. Yan po ang Lighthouse BBC and GCTV mobile apps. You can download these via the App Store and Google Play Store. We would like to thank our ministry partners and sponsors, Miami Cakes, Four Gospel Catering Services, Lighthouse Blooms Flower Shop, and be a blessing by becoming our ministry partner. Just send a message to our official Facebook page, Lighthouse Cafe. Yes, Harvey, at pwede rin silang magpadala ng mga komento sa ating Lighthouse Cafe Facebook page or write us an email at goodtalks@lighthousecafetv.com. And so join us again next week here at Lighthouse Cafe, where good talks happen.